Hello mga ka-surprise buddies sa aming mga masugid na taga-subaybay, sa lahat ng followers, subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga bayaning OFWs all over the world. Today, July 20, 2019, araw ng Sabado, naririto tayo ngayon sa General Trias, Cavite upang magdala ng panibagong sorpresang handog para sa isang nanay. Labis-labis ang pasasalamat ng mga anak sa walang sawang pagmamahal ng isang nanay sa kabila na meron na silang mga pamilya ay patuloy pa rin niyang inaalagaan ang mga ito. Kaya naman, sa kanyang kaarawan, sa simpleng sorpresang handog na ito, pasasayahin nila at sosurpresahin nila ang kanyang nanay na walang iba na si Mrs. Carmelita Lorenzo. At ang sorpresang handog na ito ay nanggaling pa sa kanyang anak na si Mr. Brian Lorenzo na nakabase sa Saudi Arabia. Hello po sa inyo, sir, at maraming maraming salamat sa pagtiwala sa Shop Best May Best Shoppers. Alam kong excited na kayo, ganun din lahat ng mga viewers at syempre kami. Once again, I'm Aldrian Humirang. Join me and let's spread happiness and love. Tara! Hello po. Sino po si Mrs. Carmelita Lorenzo? Mrs. Carmelita Lorenzo po. Sino po? Oh my God. Pasok po. Hello po. Sino po si Mrs. Carmelita? Pasok na po kami. Excuse lang po. Hello po. Sino po si Nanay Carmelita? Nanay Carmelita, kayo po? Meron pong nagmamahal na nakaalala sa inyo. Kabit ako lang kayo ng microphone para marinig po kayo sa ating video. Excuse lang po ah. Ayan. Tanggapin niyo po inyong bulaklak. Happy, happy birthday po. Thank you. Ayan. Meron yata kayong admirer. Mapera kay... Nasa po si Mr. Wala. Sa makabilang buhay na. Ayan. So, meron pong nagmamahal na nagpapaabot sa inyo ng surpresang handog. Dito tayo. Okay lang po yan. Dito tayo. Tanggapin niyo po inyong balloons. Ito po. Yan. Parang debon niyo lang po. Happy 18th birthday. Happy 18th birthday po! At meron din kayo syempre yung regalong bubuksan. Okay lang, sayo siya against the light. Dati! Sige po, pwede niyo po ibaba po muna. Gusto niyo po, gusto niyo po maupo dito po? Upo po kayo doon. Dito, dito? Eh, meron pong regalo din na pinapaabot sa inyo. Meron po ba kayong maliligaw? At baka sa kanya ay kagaling? Wala po. Sino kaya po itong admirer nyo na nakaalala sa inyo? May idea po kayo? Siguro, isa sa mga anak ko. Isa sa mga anak. Ilan po ba lahat ang anak nyo? Anim. Napakarami din po pala. Ayan. So dahil madami po tayong bisita ngayon, sabayan nyo po ako, kakanta tayo ng happy birthday. Yan, syempre may dala kaming cake para makapag-wish din kayo. Nakapag-wish na po ba kayo? Ayan. Hindi pa. Ay, nakapag-wish na kayo. Ayan, ngayon po, mag-wish din po kayo ulit. Dinaig pa yung debut ah. Kanta po tayo ha, ng happy happy birthday. Laksan nyo po. Everyone, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, ayan na, mabilis daw.
Maligayang bati, maligayang bati. Maligayang, maligaya, maligayang bati. Yan, bago po natin buksan yung cake at malaman kung kanino nagaling. Ano po yung mga mahihiling niyo pa na yung birthday niyo? Wala na, ma'am. Masaya na ako. Masaya na po kayo. Wala na po kayong ibang mahihiling pa? Siyempre, good health. Nakakatuwa. Very satisfied na. Sige po. Malaman po natin kung sino yung admirer niyo na ito na talaga namang pinadalhan kayo ng sorpresa. Meron pa akong babasahin sa inyo ng mensahe. Meron po akong mensaheng babasahin para sa inyo. Tingin lang po kayo sa camera, mapapanood po kayo kung sino man po itong nakaalala sa inyo. Basahin ko na po. Sa totoo lang, mahirap magsulat ng thank you letter sa'yo. Hindi sasapat ang isang papel o ang isang buong libro para mapasalamatan ka sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Hindi namin alam saan nanggaling ang iyong pagmamahal, pasensya, at lakas dahil kahit may mga anak na kami, patuloy mo pa rin kaming inaalagaan. Kami ay lubos na nagpapasalamat dahil sa mayroon kaming nanay na gaya mo. At hindi man namin nasasabi sa'yo, araw-araw, ang aming pasasalamat. Sinusubukan namin at susubukan namin maiparamdam sa'yo kung gaano ka namin kamahal. Pagpasensyahan mo na ang mga panahong wala kami sa iyong tabi. Alam naming masaya ka na ngayon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Napakaswerte namin na magkaroon ng isang nanay na gaya mo. Maswerte din ang aming mga anak at ang mga asawa dahil hanggang sa kanila ay umabot ang iyong pag-aaruga at pagmamahal. Thank you, Nanay. Mahal na mahal ka namin. Muli, binabati ka namin lahat ng isang maligayang kaarawan. Palakpakan natin si Nanay! Happy, happy birthday! Kanina po kaya galing itong napakagandang mensahe at itong mga sorpresa na to? Ma-idea na po kayo? Sino po kaya sa isa sa inyong anak ang nagpaabot nito sa inyo? Apo? So, bali ang isa po sa inyong anak na meron po kayong anak na nasa abroad. Ilan po? Madami na po. Apo? Tatlo po. Ang dami na palang anak niya nasa abroad. Bali ang isa po sa inyong anak na si Sir Ryan Lorenzo na nasa Saudi. Kinontak niyo po kami para mapaabot ang sorpresa ng inyong mga anak para sa inyo. Ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? Excited na excited po siya dito sa surprise na to para sa inyo. Mapapanood niyo po kayo, ano pong gusto niyong sabihin sa inyong anak na si Raya? Siyempre, maraming salamat. Sige po, dito po, kausapin niyo po siya. Ito na yung pinaka... Masaya. Bagamat, alam ko marami din akong naging pagkukulang sa kanila. Pero siyempre, hindi ko naman inaasahan ito. So, salamat sa kanila. Kasi, basta salamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako humihingi ng kayamanan. Basta sila yung kayamanan ko. Hindi lang ako showy masyado, pero alam ko, gusto ko talaga yung para sa kanila. Basta lagi silang maayos sa buhay. Lagi sila yung ipinagpe-pray ko na maging malusog sila lagi, malayo sila sa mga karamdaman. Masaya na ako doon kasi kahit marami kang pera or ano, kung hindi naman sila nagkakaisa, balibigo ka sa pagiging magulang. Magiging successful lang ang isang magulang pag nakikita mo na yung mga anak mo nagkakaisa, nagtutulungan, at ayun, hindi nila ako kinakalimutan. So, maraming salamat. Kayamanan ko kayo mula sa Panginoon. Hindi mahalagang pera, hindi mahalagang kahit anuman.
Basta meron tayong pagkakaisa, nagtutulungan tayo sa oras ng mga kagipitan. Masaya na ako doon. Salamat dahil sila yung binigay sa akin ng Diyos. Nagpapasalamat ako kasi tinawag ako ng Diyos sa paglilingkod. Dahil nararamdaman ko lagi ang blessings niya. Bagamat ganito, kasimple lang ang buhay namin, pero masaya ako. Masaya ako para sa kanila, nakatagpo sila ng mabubuting asawa, mababait na asawa, na laging handang umunawa sa aming kalagayan. Salamat sa Panginoon. Yan lang masasabi ko. Wow. Palakpakan natin si Nanay. Palakpakan natin. Palakpak po tayo. Ay, malakas na malakas. Happy, happy birthday. Salamat din sa mga kapatid ko. Yeah. Laging nakakaalala sa akin. Ilang pong anak ang kasama niyo ngayon dito? Isa lang yun nandito ngayon. Isa lang po ngayon. Ano pong pangalan? Pero siya, babalik din siya. Po? Si Catherine at saka si... Dalawa po yung Simons, anak niyo. Yung mga manugang ko nandiyan. Dalawa po kayong anak niya. Ah, kayo po muna sir. Dito po kayo sa tabi ni Nanay. Sama pala. Apo. Ayan. Dito po kayo. Sige po. Tabi po kayo sa kanya. Ayan. Kayo pa i-vacation din? Yes. Ano pong message ko sa inyong nanay? Birthday wish mo or mensahe mo para sa kanya? Siyempre, birthday wish ko sa aking nanay. Maraming sana laging saya. At saka lagi kang mag-iingat. Huwag masyadong magpapakapagod. Dahan-dahan lang kasi hindi naman lahat ng oras laging malakas tayo eh. Kaya, alam ng Diyos yan. Basta ang Diyos magbibigay sa iyo ng kalakasan. Pabiling ko, okay lang yun. Basta, mahal na mahal ka namin. Happy birthday. Thank you. Love you. Love you. Tapos, sino pa po yung email? Si Mambo. Message ka. Sige po, ako po kayo dito. Tabi pa, tabi ka niyo po si Nanay. Sige po, tabi po kayo. Kapit ko lang po sa inyo, excuse ka na. Ano po, mensahe niyo para kay Nanay? Nauna, happy birthday for you. Nauna. Lagi kang... Ulit, Kati. Lagi kang mag-iingat. Masaya ako sa'yo. San, ano mo? Masaya ako sa nangyayari sa buhay mo dahil na ano ka nakagad. Na ma-experience mo yung pagbaman mo kay God. Feel ko sa Cavite. Na wish ko lang lahat sila makapaglingkod. Kasi ang paglilingkod sa Diyos magdadala sa atin sa katatagan sa buhay. At mararamdam mo talaga na kikilos sa iyo ang Panginoon. Kasi iba ang naglilingkod sa Kanya. Nabuhay tayo sa mundong ito para maglingkod. Iyon ang pinakamahalaga para sa Kanya. Lagi sa panahon na to, wala akong ibang iniisip kundi yung makapaglingkod dahil alam ko pag ako naglingkod, pati sila kasama sa Kanya mga blessings at mga pag-iingat niya. Thank you sa pagpapalaki sa amin ng maayos. And happy, happy birthday, your lady. Thank you! Ako. Wala na. Bali, dalawa lang po silang kasama niyo. Sino po kung kasama manugang. Niyo? Ayan, ayan, manugang. Ayan, ayan, mga manugang. Ayan. Sino po sa manugang ang gusto magpagay yung message? Kayo, ma. Ika isa! Sige po, okay lang yan. Si ma'am tumatago sa manugang. Nandiyan din yung mga kapatid ko ngayon. Sige po, hihingan natin din sila ng mensahe. Tama, nandito po sila. Ayan. Ilan niyo ba ito? So, ang inyo pong manugang. Excuse lang, ma'am. Kabit ko lang sa iyo para... excuse lang. Ayan, sige. Message mo sa iyo, mother-in-law. Nanay, sana nag-enjoy ka sa araw na to. Talagang lahat ng sila magkakapatid, talagang pinaghandaan nila para mapasaya po kayo. Happy birthday po, Nanay. Happy, ma. Salamat. Thank you very much. Okay na po ba? Si Ate Charis. Charis! Sino pa po manugang naririto? Pero... Ika dito, Charis. Di kita paliligtasin. Bali, sino po ang kasama niyo dito sa bahay? Ang talagang kasama ko lang yung babae. Yung at saka tatlong ako. Tapos tatlong ako. Sa isa po sa inyong mga manugang. Ito. Okay, okay. Sige po. Message niyo po kayo, ma'am. Nay, happy, happy birthday po. Wala naman po akong mawi-wish, but thank you sa lahat po ng pagmamahal niyo sa amin, lalo na po sa inyo.
mga apo. Wish ko lang po health, yung health po ninyo maging mabuti and long life. Happy birthday night. Thank you. Thank you, Ren. Siyempre, yung mga kapatid exist. Yung mga kapatid ni nanay. Ayan. Saan po galing pa ang mga kapatid nyo? Ako, Paranaque pa. Paranaque pa galing. Sa Bailen pa. Ayan. Yung kapatid po ni nanay. Para meron po kayong remembrance sa birthday. Ilan taon na po kayo na ngayon? 64. 64 po. Ayan. Dito po kayo. Ayan. Ang isa sa mga kapatid ni nanay. Ano pong gusto niyo sabihin sa kapatid niyo? Mensahe or wish or anything na gusto mong sabihin sa kanya? Iyakin din ako ba? Okay lang po yan. Minsan lang naman. Hindi, masaya ako. Sino pa kapatid? Sino mo lang? Si Albert muna, wala yung sumutin. Sige, tawagin mo. Tawagin mo Tito Albert. Masaya ako kasi masaya siya. Masaya kami. Yung ginawa ng mga anak niya sa kanya, siyempre hindi lang siyang saya kaming mga, kasi kami hindi naman namin naranasan yung nung kami ay lumalaki na mag-birthday lagi. So, iyan na yung parang debut niya at yung lahat ng mga nagdaan niyang birthday, parang naandyan ang lahat. Masaya ako, sana biyayaan ka pa ng Diyos ng mahabang buhay, bigyan ka pa niya ng kalakasan, at patuloy na pag-alabi ng Panginoon yung spirito ng pagsiserve sa Panginoon. Alam ko diyan ka rin masaya. At masaya din kami kasi napipilitan din kaming magkita-kitang magkakapatid pag may gantong okasyon. So, kasi dalawang kapatid na namin ang nawala sa amin. So, nagiging reunion na rin pag tulad ngayon siya yung birthday. Salamat Raya sa ginawa mo sa nanay mo at yung ibang mga kapatid. Maraming salamat. Pagpalain ka rin ng Diyos. Babalik din sa inyo ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw lahat ng ginagawa niyo sa magulang niyo. Dahil sabi sa Bible, honor thy father and thy mother with the promise of long life and prosperity. Salamat. Amen. Hallelujah. Ang paraos ako. Thank you, Emma. Ay! Sorry. Ayan. Bali, ilan po ba lahat ang inyong mga kapatid? Ito pa. Bali, walo po kayo. Pero wala, si, wala na yung, wala dito yung iba. Bali, anim na lang po kayo ngayon. Kayo po ang pinakambunso? Ang walo. Hindi, meron pang akong kapatid. Bali, dalawa pa lang ang ano. Siyang kami lahat eh. Dalawa ang nawala. So, yung iba nga, wala lang dito. Bali, pangalo po kayo sa bunso? Pangwalo, o, pangalo sa bunso. Ayan. So, ano pong gusto yung sabihin sa inyong ate? Wish mo or message mo or may gusto kong isala. Ayan, una, happy birthday. Tapos, ang masasabi ko lang sa kanya, ano, blessed siya kasi number one, binigyan siya ni God ng good health at saka ng mga anak na mapagmahal at saka maalalahan. Bali, blessed din siya dahil nakilala niya si Jesus Christ and ginagamit siya ngayon ni God para i-proclaim yung gospel. Ang prayer ko sa kanya is magpatuloy siya, mag-persevere sa life dahil si God gracious sa kanya and binabless siya sa lahat ng ginagawa niya. So, ano, focus lang kay God sa kung ano man yung nangyayari sa atin sa life. Kumbaga, we are sure na faithful si God and all things work together for good for those who love Him. So, salamat sa mga anak niya na yung surprise na binigay niyo sa Ate Melak. I'm sure na treasure niya yon sa heart niya. Forever. Ayun. Next! Sino na? Si Albert! Salamat po. Ayan. Meron pala tayong American in the house. So what can you say about your sister's birthday, sir? Have a seat, please. First, I greet her a very, very best birthday today. Not only you, you and me. Together. Yeah. Happy
birthday. Birthday din niya. Cheer na kami. Well, I can say is more birthday to come to us, all of our family, and live a life. Live a life. Forever. Forever, ah? Mahirap yun. There's no ending story. Mahirap mabuhay ng forever. No, no. You follow only the words of God. And He will. Okay? Whatever is, be happy all. Huh? And give each other. Okay, that's all only. That's what a message came from your brother. Not from your heart. Brother in blood. Okay na? Okay. That's enough. Thanks a lot. Thank you, sir. Happy, happy birthday din po sa inyo. Thank you very much. Happy birthday. Very good message. Live a life daw po. Yeah. Sino pa po ang gusto magpaabot ng message kay Nanay Carmelita? Eldest na apo, sinong gusto magbigay na message from apo? Yung kahit yung pinakamatanda na lang na apo, na narito, or kung sino yung gusto? Oy, si ano? Si Melbert. Bakit? O ano? Amangkin. Sige po, kung sino yung gusto magbigay ng message? Kamusta po, na-surprise po talaga kayo kanina? Kamusta pong naramdaman nyo na napaabot ang siyempre, day ng sorpresa? Ngayon sa ito, sa magiging timeline in my life. Bali, ang anak niyo po ay anim. Tama po ba? Gaano na po katagal na wala po si Sir yung asawa niyo? 2009 pa. 2009 pa po. Medyo matagal na rin po pala. Pero hindi kami talaga dito nakatira dati sa Pateros. Sa Manila. So, 4 years pa lang kami dito. 4 years pa dito. Kamusta na po kayo ngayon? Okay lang. Okay naman. Saya ako dito. Kasi nung lumipat kami dito eh, natuto kong maglingkod. Maglingkod po. Bali kayo po ngayon ay? Christian. Ano, under Pentecostal Missionary Church of Christ in the Port Watch. Ayun po po kayo nakakapaglingkod. Ayan Bali, ready na po ba yung magbibigay ng message? Ang dali lang nanay. Masarap maglingkod. Pwede ba pinakamatanggad na lang? Ayan, sige po. Kapitan pala kayo sir ng microphone para marinig din kayo sa ating video. Irayan yun eh. Ang sasirayan? Ito, sa video. Yung message ko muna sa inyo. Message ko kay Ate Melak, stay healthy. So, then, nakita ko naman kung paano sila before, yung family nila. And happy ako kasi lahat ng anak nila is nakatulong sa kanya. So, congrats! Kasi sayang, wala na si... Tatay Efren. Kaya Efren. Thank you. Yung malaki yung motor. Thank you, sir. Salamat. Ayan, meron po bang gusto magbigay ng message sa apo? Ayan. Birthday ni... Ano tawag mo kay Nanay Lola? Nanay. Or Nanay? Nanay po. Nanay. So, anong gusto mong sabihin kay Nanay ngayong birthday niya? May gusto mong sabihin nanay, sa Nanay, happy birthday dahil nagpapasalamat din ako sa iyo sapagkat iniingatan mo kaming dalawa ni Mark. Lagi mo kaming iniingatan. Tatlo kayo. Sama na rin pala si Kelly. Salamat din po sapagkat tinilang mo kami sa paglilingkod. Salamat din siya sapagkat lagi kang iniingatan ng Diyos. Yun lang po. Well, po, bumabati ako sa iyo ng happy, happy birthday. Happy birthday na yun. Palapakan po niya. Meron mo. Ay, gusto mong bigyan ng message? Sige. Message mo kayo. Happy birthday. Salamat sa pagiging mo ako inaalagaan. Ngayon sa... At maulit ako, Nay. At maulit ako, lagi niyo inaalagaan kahit... Kahit lagi niyo pinapagalitan. Nandiyan pa rin kayo para alagaan niyo ako. Thank you, salamat. Hindi na magtitigas ako. Thank you, salamat. Sige. Naiyak ka. Bakit ka naiyak?
Ano pangalan mo? M.A. M.A. Mark Adam. Mark Adam. Adam. Bakit ka naiyak? Na-touch ka talaga. Naiyak na po ang inyong apo. Yeah. Salamat! Meron pang gusto magbigay na message? Okay na po ba? Ay, Raquel, bati mo ko dali. Yan. Kayo po, Nanay Carmelita. Ano pong gusto niyong sabihin po? Una muna sa inyong mga kapatid na pumunta sito sa inyo. Ano pong gusto niyong sabihin sa kanilang lahat? At saka yung iba na wala, ano mapapanood kayo? Sige po. Sa lahat ng aking mga kapatid, salamat. Lalo na sa mga kay Ate Flor, kay Melda, sa bayaw ko, kay Kuya Dan. Yung dati, hipag ko, yan, nandyan sila. Si Ate Nelia, si Marlene, sa kay Gina. Yung, kasi minsan matatagal kami magkita kita kasi malalayo. So nagpapasalamat ako dahil hindi nila ako binigo. Invite ko sa kanila, dumating sila. At saka surprise talaga ako sa araw na ito. Masaya-masaya ako para sa mga anak ko. Kasi hindi ko rin ina-expect na ganito yung gusto nilang ipagkaloob sa akin. Siyempre, unang-una sa Panginoon, dahil kung wala ako sa paglilingkod, siguro hindi natin masasabi na mangyayari ang lahat ng ito. Kasi nagpapasalamat ako kasi nung mga time na maliliit sila, nasa trabaho ako lagi. Lagi ko rin sila naiiwan sa bahay. Kumbaga, hindi ko nag-guide sila. Kaya sabi ko sa Panginoon na salamat dahil sa kabila ng marami kong pagkukulang, pinunuan niya. Hindi siya nagpabaya sa mga anak ko. Nilagay niya sa kalagayan na maayos. Bagamat sinasabi ko na hindi naman kami maalwan na maalwan, hindi rin naman kami yung down na down. Pero kung dumarating man sa amin yung mga kabigatan, there's always ups dahil nandiyan ang Panginoon. Pinakamasaya ko dahil nagkakaroon sila ng pagkakaisa. That's the, kumbaga, malaking, ano tawag dito, tagumpay na isang magulang. Ang masasabi ko, na magkaroon ka ng mga anak na hindi nakakalimot. Diba? Kahit na sabihin mong ganito lang, simple lang ang buhay ng mga anak ko. Kasi siyempre, hindi mo expectin na lahat sila makakapagtrabaho. May mga family na isa, dalawa, minsan tapos talaga. Pero kami, pinagpapasalamat ko sa salatan ng buhay ko. Isa lang yung pinangarap ko, magkaroon ng sariling bahay. Ipinagkaloob niya. Sa, hindi yung sa pamamagitan ng aking pagsisikap, kundi sa tulong-tulong nila magkakapatid. Ito po ba yun? Oo. Congratulations. So kahit simple lang yung bahay namin, at least meron kaming sarili. Dahil pinagkaisahan nila at pinagtulong-tulungan nila. Diba? Okay. Kung ikaw na sa kalagayan ko, sigurado magiging masaya ka rin. Congratulations. Kasi hindi mo ina-expect yun. So lahat ng iyo, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Dahil kung hindi ako nakapaglingkod din sa Kanya, maybe iba. Diba? Mm-hmm. So masalamat din ako sa mga nakasama ko sa buhay, yan, mga dati kong mga hipag ko rin, mga kaibigan, yan, mga pamangkin ko, kahit papano, pag ako nagkakasakit, nandyan din sila. Yan, masaya ako sa mga manugang ko, mababait sila. So, masaya ako sa mga anak ko kasi nakatagpo sila ng maayos na kasama sa buhay. Kitang-kita ko sa inyong aliwalas. Dahil, kumbaga sa ano eh, siguro dahil na ang biyaya ng Diyos na sa bawat isa. Kaya sana wish ko balang araw maglingkod din sila. Iba kasi ang naglilingkod sa Panginoon eh. Talaga, yun po ba yung release na kanina? Good health. Good health para sa aming lahat. Kasi wala kang magagawa kung wala kang kalusugan eh. Po. So yun lang. At hindi, bakang napaka-healthy nyo naman po. Ang aliwalas ng inyo. Sa Panginoon kasi, pagka hindi mo maaaring hinginig, sabi ko sa kanya, ever since, kahit nung araw na ano, hindi ako nangihingi ng kayamanan. Basta yung sapat talaga, sapat. Na sapat dun sa kakayahan mo, sapat dun sa pangangailangan mo, at lalo tigit sa oras ng kagipitan, meron kang madudukot. Hindi ka magiging pabigat sa ibang tao.
Ayan, ang maganda sa buhay ng tao. Napakagandang mensahe po. Palakpakan natin, napakagandang mensahe ni Nanay Carmelita. At meron pa pong gusto mong magpaabot ulit ng pagbati sa inyo. Ayan. Dito po tayo. Ay! Meron pong gustong bumati sa inyo pa. Ako pa kayo, sir. Kayo po ay? Si Bernard pa. Bernard Balanza. Kayo po ay? Anak na yung girlfriend niya pa. Boyfriend na anak. Ano pong gusto niyo sagihin sa inyo? Future mother-in-law. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. At happy birthday po. Sana bigyan pa niyo ng mahabang buhay at good health po. And happy birthday po. Alam. Thank you. Teka, ano ka na tita? Tinanggap kita. Hindi, biro lang. Ano ba sasabi mo noon? Biro lang. Hindi, natutuwa naman ako sa kanya kasi nakikita ko naman yung respeto niya sa anak ko tsaka yung pag-iingat niya. Yun lang. Thank you. Thank you. Sa boyfriend ng anak ni Nana na si Ma'am Cathy ba? Ayun. Sino po ang isang mamabal? Salamat, sir. Inelia. Ayan, meron pa pong surprise message. Ayan. Para sa inyo. Kuya Dan. Ba't ka naman? Hello po. Kayo naman po ay? Ano po yun? Bayaw po. Bayaw, bayaw naman po kayo. Asawa po ni Ate Flo. Ayan. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyo? Para sa Mela, kami sa lahat, salamat sa Panginoon Diyos na meron kang mga pinagpalang mga anak na nagpapaabot ng pagbati sa iyo, sina Ryan, Simon, si Ricky, si Richard, at saka Simos, si Matthew, Chewy. Si Chewy. At ng kanilang mga anak. At ang wish ko para sa iyo, patuloy kang pagpalain ng Panginoon Diyos sa buhay mo ito. Lagi kang maging masigla, malakas, yung katawan na maging malusog. At yun lang. Happy birthday ulit sa iyo. Ito pa yung kumabaito. Salamat po. Salamat, sir. Pinakakalimot. Ayan, napakadami po talaga nagmamahal sa inyo. So, umaapaw din ang pagmamahal na binigay nyo. Kaya marami din pong bumabalik. Gusto niyo rin po magbigay ng mensahe? Sige po. Dito po kayo. Kayo naman po ay? Ano po kayo? Hipag naman. Ayan. Talaga pong ang dami nagmamahal sa inyo, Nay. Ano pong gusto niyong sabihin sa inyo? Mela, happy birthday. Sana bigyan ka ng Panginoon ng mahabang buhay, lakas ng katawan at huwag papabayaan na. Sana bigyan ka pa ng napakalakas na katawan. Marami pang akong naghihintay mag-alaga. Happy birthday. Happy Thank happy you. Birthday. Salamat po. Ang dami pong nagmamahal sa inyo na. Ay, kayo naman po ay. Hipag. Hipag din. Talaga hindi sila pupunta rito kundi nila ako mahal. Oo. Talagang nag-ano kami, layo namin. Saan pa po kayo galing? Bailin pa. Bailin Pangasinan po? Hindi, dito sa Aguinaldo. Ah, Aguinaldo. Sige po. Ano pong gusto niyong sabihin sa inyong hipag? Ate Mela, happy birthday. Thank you. Ay, nagpapasalamat kasi kahit na ano mong pinagdadaanan namin ng kapatid mo. Hindi ka nagbabago sa pagtingin sa amin kasi hindi ka ba tao na parang kumbaga nadidisappointed ng isang tao para lang kung may pagkakamali man. Kaya ako nagpapasalamat ako kasi mabait ka, hindi ka nangiiba. Kaya sana ano, pinagkalooban ka ng Panginoon ng kabaitan at sana maaba pang ating mga buhay at pasalamat tayo sa Panginoon dahil nga andito pa tayo at alam ko na nariyan ka rin na kapatid ni Albert na nagmamahal sa kanya at saka ano man ang pagkakamali namin na kumaunawain kayo. Kaya salamat. Happy birthday. Thank you. Ito po. Salamat po. Naging emotional din si Nanay. Ayan.
Pabalik ako second. Sige po, ayan. May pahabol pong mensahe. Kasi ito, ang unang pagkakataon na masasabi ko to sa aking nanay. Nay! Ah, salamat po sa lahat. Alam ko, wala dito si tatay. Alam ko, masaya siya ngayon kung nasan man siya. Sa lahat ng nangyari sa atin ngayon. Ayaw. Salamat po talaga sa lahat ng pag-aalaga niyo sa amin. Kahit sa noon-noon pa, na maliliit pa kami, alam namin, marami kaming naging maraming pasaway, maraming kalokohan. Alam ko, lahat yun natanggap nyo, alam nyo, pinagpatawad nyo po sa amin. Kung nasan man tayo ngayon, dahil po sa inyo yun. Kung ano po yung mga narating namin, lahat, dahil po sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala po kami sa ngayon sa kinarga namin. Maraming maraming salamat po sa lahat. Happy birthday, Dan. Thank you. Thank you very much. Ayan, Nay, nakakatuwa, umaapaw, ramdam namin yung pagmamahal na bumabalik sa inyo dahil sa pagmamahal na binigay nyo. So, nakaka-inspire po at alam kong madaming mga manonood, lalo't higit yung mga OFWs, mga nanay na gaya nyo, may mga anak na nasa ibang bansa. So, happy, happy birthday po. Isa po kayong inspirasyon para sa iba pang mga nanay. Sa mga ka-surprise buddies, nasaksihan natin muli ang panibagong sorpresang handog. Tunay nga ang umaapaw ang pagmamahal na naramdaman natin ngayong sandaling ito. Sa pagdiriwang ng kaarawan, once again, kasama natin si Nanay Carmelita Lorenzo na nagdiriwang ng kanyang ika-64th birthday. At ang sorpresang handog na ito ay galing sa kanyang mga anak at isa na nga doon si Mr. Ryan Lorenzo na naka-base sa Saudi Arabia. Once, may gusto po kayong sabihin bago tayo magpaalam sa ating video. Ryan, thank you very much. I love you. Mag-iingat ka lagi dyan. At sana lagi kang tumawag sa Panginoon para higit kanyang bigyan ng mga biyaya, ingatan, at naway patuloy na magkaroon ka ng malakas at malusog na pangangatawan. Thank you very much. I love you. Love you, son. Okay. Napaka-sweet na nanay. So, ang sorpresang handog na ito ay mapapanood nyo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Meron po siyang gustong, ayan, so, meron pong, ayan po ang inyong anak. Meron, nasa Taiwan naman po, ayan. So, meron din po kayong, bali, meron po kayong, ito pa yung isa sa anak nyo na nasa Taiwan. Kaya meron din pong gustong sabihin sa inyo. Ayan po. Hello! Hello, Nay! Happy birthday! Thank you! Lagi kayo mag-ingat na ya. Mahal na namin kayo. Lagi akong iniingatan ng Panginoon. Parehas lang tayo. Hello, Nay! Hello? Hello? Naririnig? Hindi mo marinig? Hindi mo marinig? Hindi mo marinig? Hindi mo masyado marinig? Pero sige pa, sabihin niyo, bigay lang niya yung message. Sige, mag-message ka lang. Message ka lang. Hello. Hello, Nay. Hello. 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 Hello, Nay. Hindi kita masyado marinig. Hindi mo marinig? Oo po. Pero okay na. Mamaya na lang siguro. Happy birthday. Thank you. Alam mo ba to? Alam mo? Hello? Alam mo tong surprise ni Ryan? Oo, siyempre. Kayo pala, no? Si nag-set. Alam nila. Na-surprise ka ba? Siyempre. Yan ang gusto namin ay lagi kayong masaya. Kaya ingatan yung sarili nyo, ha? Okay. Para hindi kayo mag-aalala. Sige. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Oo. Bye-bye. Ingat. Bye-bye.
God bless. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Ayan ang panganay. Ang panganay niyo po sa anim na, ayan. Sira yung pangatlo. So, ang panganay na anak na nasa Taiwan. So, once again, this is Shopless, my best shoppers. I'm Aldrian Himirang. Everyone, let's spread happiness and love. Bye-bye. Bye po kayo. Bye-bye. Flying kiss kayo sa inyong mga anak. Ayan. Diyan lang po kayo, pipicture naman namin. Shopless my best shoppers, everyone, let's spread happiness and love.